Alright, magandang umaga sa inyo mga kababayan, and this is Johnny the Bagger once again para sa ating YouTube channel, JDB Comments Pro Filipino. Magandang araw po uli sa inyo, or good morning sa anong panig ng mundo naroroon. Sa Jopay Aguilar, sir, may nagsasabi na ang daming bayarang pro-BBM vloggers, totoo po ba? Yan ang sinabi ni Enzo Recto, anak naman ng insekto. Pinagpapaniwalaan mo yan sa Enzo Recto. Alam mo, madali namang magsabi ng bayaran-bayaran. Eto, ako ba naringgan ninyo na sinabi ko si ganito, bayaran-bayaran? Ang binanggit ko lang nung nakaraan, ha? Ako palagay ko, there is a politician behind Banat Bay and Ninyo Barsaga. At kung sino pa yung mga vloggers dyan na nakukuhang magtaboy ng mga Marcos loyalist o yung mga hindi nila kapareho ng paniniwala. Bakit? Eh kaming mga vloggers, umaasa po kami doon sa mga views, sa mga advertisements namin na habang kayo'y nanonood, eh nakaplay po dyan sa may bandang ibaba ng box kung mapapansin nyo. That's why sabi ko sa inyo, for me, I'm okay na i-skip nyo yung advertisement. That's gonna be fine. Dahil meron pa namang ibang advertisement dyan sa gilid-gilid na hindi nyo po magagalaw. Di po ba? Hindi naman makaka-delay ng inyong gusto ng makipagbalitaktakan. Ngayon, ang sinasabi rito ni Enzo Recto, eh, naririnig, pinapanood ko rin naman minsan-minsan niya, kailan saglitan. Eh, puro naman laging ano yan eh. Title pa lang yan. Alam mo na kung ano yung patutunguhan eh. Alam mo na yung kwento eh. Diba? Eh ngayon, itong kay Enzo Recto, madaling sabihin niya na bayaran si Takero, bayaran si JDB, bayaran si Coach Jarrett, bayaran si Maharlika. Well, abogado siya, pero alam mo, dapat tawag dito, ano ba, nakakasuhan? Ibig sabihin, abogado siya, alam niya kung ano yung kanyang sinasabi. Alam niya na hindi totoo at kung ano man ang totoo, alam niya yan. Kaya lang, he's just simply undermining the facts na kami po ay mga independent vloggers. I haven't seen Maharlika, I haven't talked to Takero Miyamoto. Actually, nung ang binanata niya si Kabadong Aratilis, diba, I called him out because of yung part na personal attacks, diba? But I tawag dito, praise him dahil napunan niya yung party na yun at meron siyang lakas ng loob na pinunan niya yung sinabi doon ni Badong Aratilis regarding dito sa mga loyalista. Yun. So, shoutout kay ano ka, kay Takero Miyamoto. Nakita ko siya rito kanina. Nung nakaraan kasi, magko-comment sana siya, eh bigla namang tapos na pala. Ayan, sana yun. Ang bilis umusog kasi yung mga messages eh. Ano, wala, dito na lang. Matadaanan rin natin yon. Alright, so, hindi, alam nyo ho, kung meron man hong mga bayarang mga vloggers ngayon, ang palagay ko ho, nandun ho sa side ni Lenny. Because obvious na obvious ho, di ba, dun sa side ni Lenny, na yung mga TikTokers, oh, binabayaran nila ng 7K up to, magkano yun? 12K. Yung mga TikTokers. Ngayon ho, yung latest nga pala ha, hindi ko na-address ito. Thank you sa pagbanggit mo nito, Jopay Aguilar. Alam niyo ho, ito ho, may mga TikTokers na naman, na naglabas na naman ng katarantaduhan ng paggastos ng pera ng bayan para sa kampanya, propaganda ni Lenny Robredo. Na maglalabas daw sila na ganyan, may bayad like 7 or up to 12K, depende. Yata sa haba at kung ilang episode. Dati, ano eh, meron, di ba, hanggang 15,000. Now, magpo-post lang itong mga TikTokers. They have to say something regarding itong pagkandidato ni Lenny Robredo. Yeah. So they have to say something positive about Lenny's candidacy, like the importance, kung talaga nga bang importante si Lugaw o si Madam Lenny. Ganon. Yun ho ang ano, yun ho magiging pinaka-content. So I'm just giving you hint na meron nung lalabas na mga content creator diyan sa TikTok. Dahil ang TikTok po mga kababayan, diyan ho talaga magkakalat ang mga may paninindigan ng mga media, social media influencers at ang mga bayaran o yung mga madaling masilaw sa barya dahil lalo na yung mga involved ho sa ano ha, sa may mga manager, may mga talent companies, then sila ho, they will be forced by their management na gawin ng isang bagay na to. Kasi nga, kung tinanggap nila yung offer ni Lenny, ng kampo ni Lenny Robredo, then they have to comply with.
Or kung sikat naman at independent, then meron din silang nare-receive na offer katulad ng isang naglabas dati. O ngayon, meron ho sila. So dyan ho, no, pakicorrect na lang sana ito ni Enzo Recto dahil I don't think so he's gonna do that. Kasi ho, sila naman talaga ang meron yan. Si Lenny Robredo, Lenny Scamp ang meron talagang bayarang mga social media influencers. Ulitin ko lang, wala ho kasi sa TikTok na advertisement. So wala ho silang kita dyan. Ang kita po nila pag mayroong kunwari bakery, no, bakery o kaya tindahan ng uling, o ganyan gustong ipapromote yung kanyang tindahan, then magbibigay ng pera sa kanya, magbibigay ng sample ng produkto. So siguro yung uling pwedeng gawing pang eyeliner o gamitin pang patitim ng buhok. Mahala ka sa buhay mo as long as you promote the store o kung ano man yung merchandise nila. Ganyan ho yung kalakaran ng kaperahan dito sa TikTok. Okay? So sorry, maling-mali rito si Enzo Recto. Well, kung meron man siyang nalalaman, pangalanan niya at pakita niya ang katibayan na bayaran nga ang isang vlogger na to na pumapabor dito kina BBM. Alright? Okay, thank you, Jopay Aguilar. That's my reaction.